Ito ang Bible verse natin for today. Hi guys! Welcome to olivesvlog. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin kung paano ang Mang Tomas All-Around Sarsa ay nagsimula. May mga Pilipino na mahilig maglagay ng ketchup sa lahat ng kinakain at may iba na kukuha ng bote ng Mang Tomas. Gawa sa tinatad na atay ng baboy, tubig, asukal, suka, breadcrumbs at sikretong halo ng mga spices, ang matamis, malapot at tangy sauce na ito ang pinaka-versatile na pampalasa sa Pilipinas. Ngayon, may spicy variant na ito para sa mahilig sa maanghang sa kanilang pagkain. Sino ba si Mang Tomas? Siya si Tomas de los Reyes, ang nakakainganyong nagtitinda ng karne na galing probinsya na nag-umpisa ng umuunlad na industriya ng lechon noong 1950s. Sa harap ng kanyang bahay sa tapat ng La Loma Cockpit Arena, siya ang pioneer ng lechonero. Dati siya ay nagtitinda ng karne sa mga kapitbahay niya sa La Loma. Ang iba niyang mga customers ay mga sabungero sa La Loma Cockpit Arena. Pagkatapos ng kanilang sabong, ang panalo ay madalas na bumibili ng karne ng baboy kay Mang Tomas. Ipapaihaw nila ito para gawing pulutan sa kanilang inuman at ang natalo ay makukontento na lamang sa inihaw na karne na natalo nilang panabong. Kinalaunan, naisip ni Mang Tomas na mas maiging magtinda ng handa ng inihaw na karne at papatungan niya na lamang ng extra cost sa pag-iihaw. Hindi niya alam ay naumpisahan niya na ang kauna-unahang industriya ng lechon sa Pilipinas. Pinagpatuloy niya ito hanggang sa binuksan niya ang kauna-unahang lechon shop sa La Loma noong 1954. Simula noon, ang La Loma ay hindi na naaalala sa La Loma Cockpit Arena o sa La Loma Cemetery. Naalala na ito bilang isang distrito na nagtitinda ng masarap na lechon ni Mang Tomas na buo o per kilo. Invento din ni Mang Tomas ang kilalang liver sauce kasama ng kanyang masarap na lechon. Nang umunlad ang kanyang negosyo, binili niya ang lupa sa likod ng kanyang bahay para maging roasting area at nag-set up din siya ng piggery. Makalipas ng ilang taon, sinet up niya rin ang Mang Tomas Restaurant para maihain ang mabilis na pagkain ng may lechon sa kanyang mga suki. Kinalaunan, lumago ang kanyang customers. Naging ultimate place ito ng mga Pinoy sa kanilang kapistahan at kasiyahan. Noong 1955, bumisita si President Magsaysay para matikman ang tanyag na Mang Tomas lechon. Kumakain gamit ang kanyang kamay na hawak ang masarap na lechon na sinausaw sa sarsa ni Mang Tomas. Simula noon, ang lechon ay laging nasa handaan ng Malacañang Palace. Sa sunod na mga dekada, may mga negosyante na tumulad din kay Mang Tomas. At nagtayo din ng sarili nilang lechon brand. Hanggang ngayon ay nakatayo pa. Katulad ng Aling Lidia's Lechon, Aling Mila's Lechon, o Pingping's Lechon. Kung sino ang may mas masarap na lechon ay depende sa sariling panlasa. Pero ang invensyon ng liver sauce ay credited kay Tomas de los Reyes. Kinalaunan, binote at binenta niya rin ito noong 1980s. Buhay pa rin ang Mang Tomas Restaurant. Pero pagmamayari at pinapalakad na ito ni Mrs. Cora de los Reyes, ang manugang ni Mang Tomas. Namatay si Mang Tomas noong 1985. Binenta ng mga kaanak ni Mang Tomas ang rights sa sauce sa may-ari ng The Aristocrats Restaurant. Noong 1991, ang produkto ay nabili ng Safi, Southeast Asia Foods Incorporated. Ang Safi ay nangungunang nagpuprodukto ng sauces at condiments sa Pilipinas na ngayon ay NutriAsia Incorporated na. Hilig niyo din bang kumain ng lechon? Anong brand? Gusto niyo din ba ang Mang Tomas All-Purpose Sauce? Please comment below. Salamat sa panonood.